Day Pinoy Mommies, ang gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa amin these past few days, no? It is my first time in history, no? Hindi naman, joke lang. Kasi matagal na kasi ako hindi nagkakasakit. Siguro ang last attack ko ng trangkaso is nung first year college. So may more than 10 years na ako hindi inuubo. Dahil alam ko, malakas yung resistance ako eh. Nag-residency ako, na duty ako sa COVID, hindi talaga ako pinablan, never ako nilagnat, never ako inubo, sipon lang, pero ubo talaga hindi. Ngayon lang humina ang resistensya ko, siguro dahil kakapanganak ko pa lang and wala akong flu vaccine. Story time lang po sa inyo and mga realizations. Naunang sinipon yung anak ko dahil nakipaglaro siya dun sa pinsan niya. May sipon na yung pinsan niya eh. Nahawa siya. Pero, thankfully, nakapagbigay ako ng flu vaccine sa baby ko ahead of time. So, naging mild lang yung ubo at sipon niya. Siguro, 2 to 3 days lang and then wala na. At ako naman ang nahawa. Although, iniiwasan ko naman siya kasi ayoko mahawa yung isang pang baby na mas maliit pa. Ano pa lang siya, two months pa lang siya. Akala ko nakaligtas ako, pero nung umuwi ako, galing 24 hour of duty, dahil siguro pagod, tapos wala pa akong flu vaccine dahil wala nga magbabakuna sa akin sa bahay, no? Gusto akong bakunahin ng asawa ko, pero natatakot ako eh. Ayun. Pinablan po ako. Nagbahing na ako ng bahing. Akala ko rhinitis lang hanggang naging sinusitis na. At tapos, ang bilis, inubo na ako. Naging productive cough na po siya. Buti na lang, long weekend yon. Walang pasok. Dahil ayoko mahawang baby ko. Siyempre, nag-face mask ako. Kahit natutulog, nag-face mask ako. Pero, ang gusto ko pong i-share sa inyo talaga, I still breastfeed my baby. Kahit na may ubo at sipon ako. And true enough, ang saya-saya, hindi po talaga siya nahawa and I thank God dahil hindi talaga siya nahawa and I believe na marami akong antibodies na na-produce sa aking breast milk. Of course, I still continue breastfeeding my baby when ubo ako. Tapos, plus samahan mo ng face mask and of course, hand washing is the key. Kaya hindi talaga siya nahawa. Kasi yung may mga patient po kasi ako, minsan dala-dalawa sila, magkapatid, maunang sinipon or ubo yung kuya or ate, dahil kiss nga sila ng kiss dun sa baby, ngayon, mag-ubo yun at sinipon din yung baby. Madali kasing maka-catch ng virus yung mga baby, lalo na kung hindi sila breastfed, tapos wala pang caution, talagang magkakaroon sila. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord na hindi siya nahawa. Ang ingredient talaga dyan, yung breastfeeding, yung mga precautions na ginawa ko, ayun, face mask, hand washing, at isa pa, linalayo ko yung kapatid niya. Although kasi wala nang sipon si Gabe, pa rin, linalayo ko pa rin siya kasi feeling ko, baka mahawa pa niya, baka contagious pa siya. Yun lang. Patunay lang na mahalagang mag-face mask, mahalaga ang breastfeeding, mahalagang mag-ingat kung ayaw niyong magkasakit ang iyong anak. So, yun lang po. Sinishare ko lang sa inyo. Isa pa palang realization. Ako lang talaga ang walang flu vaccine sa bahay and walang nahawa sa akin. Kasi mga kasama namin na matatanda sa bahay, meron silang flu vaccine lahat. Ako lang talaga yung wala. So, yun, palagay ko kahit walang confirmatory test, flu virus yung tumama sa akin. At wala pa akong flu vaccine. So, kung ang tanong po ninyo, kung pwede pa po bang magka-flu vaccine although nagkaroon na ng trangkaso, yes, pwede pa. Kasi ang hirap kapag nanay ang may sakit. Okay? Comment po kayo kung nakaka-relate po kayo dito. Yun lang po. Thank you.